Ronda Fio Criterium 2K20, February 1. Ito po ang pinakamasayang bike party sa Makati. Oops, hindi nasalo. Okay guys, start na tayo. Welcome back po at sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat. Sa mga hindi pa at ngayon pa lang nakapanood ng video natin, mag-i-enjoy po kayo sa channel na to. Puno bakbakan ang i-upload natin ngayong month ng February. Kaya kung kasali ka rito, i-ready mo na ang iyong popcorn at malamig na juice. Tara na mag-watch party. Hayaan si Mommy and Daddy. Shoutout nga po pala sa mababait na residente ng Barangay Pio del Pilar. Maraming salamat po sa suporta at syempre sa race organizer. Kita-kits po tayo ulit next year. Successful ang event ngayon. Napakaraming dumayo. Shoutout din nga pala sa lahat ng Pixie Boy na dumayo. Unahin ko na syempre yung mga taga Rizal, Cuatro Canto Boys ng Taytay. Maraming malalakas ngayon na bata sa kanila. Syempre, mga taga Laguna, Cavite, Pampanga. At yung pinakamalayo, yung mga taga Batangas this year. I-share ko nga lang pala, alam nyo ba nagtalo-talo sila nung awarding dahil siya daw dapat ang first place. Ang sabi ko naman, tingin kayo sa numero kung ilan pang lap nyo. At ayan po, nag-start na po ang bakbakan. 8 laps lang po ang ikot nila, 7 laps tubo na lang. Bali ang nangyari kasi, yung breakaway, hindi tumitingin sa number kung ilang laps pa sila. Kaya next time dapat alisto kayo para iwas permission. Right, safe! Ayan po, napakarami nila oh. 81 po yan, 17 below. Pixie boy! Boss Miguel Paulino, maraming salamat po sa footage nyo. At ayan po, nandito tayo ngayon sa likod. Ang nangunguna, si John Daniel Barohabo. Ayan naman po ang footage ng action cam ng Kuya Jude Francisco. Makikita nyo po ang speed nila. Napakatulin din nila sa kurbada. Ayan oh. Kulang na lang ihiga. Shoutout nga po pala kay Mr. Mark Namanda ng Santolan Pix Gear. Sa kanya pong action cam yung gamit natin, SJY-Pi 4000. Hindi ko lang po naayos yung setting kaya medyo maputla. At ayan po, papalabas na po ang mga rider. At ang nangunguna pa rin, si John Daniel Barohabo. Ayan pong naka-itim, naka-red helmet. Sinusundan ni John Cruz. At paparating na po sila ulit sa finish line. 6 laps to go na lang po. At ayan, naka-aero position ng Kuya John Daniel Barohabo natin. Pilit na lumalayo kaso hinhabol siya ng grupo. Okay, lipat tayo sa next footage natin. Balik naman tayo kay Kuya Jude Francisco. Ayan po, nasa likuan na naman sila at napakatulim po lumiko ng mga to. Shoutout nga pala rito kay Mr. Willier Jersey. Napakatulim po. Ayan o, oh, pinargahan na. Tinayuan na po. Galit na galit. At dito naman sa footage na to, makikita nyo kung paano nakataka si Club Yumang ng Pampanga. Team Seed Composite po yan. Ayan po, nakawala na siya. Once ko palang nakalaro yung si Club Yumang at doon ang venue namin sa Clark Pampanga bilang Criterium Grand Prix 2018 po ata yun. Last year kasi walang palaro dahil sa SEA Games. So ngayon lang ulit matutuloy. March 8, next month na po ang Criterium. After nyan, masusundan naman ang Pro Ride Criterium, March 14. So, dalawang bikipin po ang magaganap sa Clark Pampanga. Kaya patuloy lang ngayon sa iyo. Ayan po, makikita nyo sa video kung paano tumakas ang Kuya Club Yumang. Last 4 laps siya umangat. At ayan, napakaganda ng lusot niya sa kanan. Nagunot na lang ang grupo at napalingon. Pero wahabulin ng Kuya Jude Francisco yan. Tingnan nyo, mamaya-maya, bibili siya. Ayan po ang Kuya JD Barohabo, napalingon sa likod. Ah, sisinga pala. Tumingin muna bago suminga. Ayos, safe. Ops, hinawi yung sa gilid niya. Sabagay, baka magkasimplangan. Daliko kasi sila. At ayan, napapansin nyo, medyo tumutuloy na ang Kuya JD. Hindi pala, ang Kuya Jude Francisco. Naiiwanan na ang grupo. Pilit na hinahabol yung nag-breakaway na si Club Yumang. Okay, lipat naman tayo ng footage. Makikita nyo naman kung gaano kalayo ang agwat nila. Ayan po ang Kuya Club Yumang. Umiinom ng tubig. Ayun naman ang grupo nasa likod. Mga dalawang kanto ang paglitan. Napakatulid na bata. At maririnig nyo sa cameraman natin. 50 kph daw ang takbo niya. Ayan na po. Paparinig natin. Kwenta. Tulid lang. Grabe itong bata na to. Napakatulid. 50 kph ang takbo niya.
Okay, bike check muna natin saglit ang gamit niya. Naka-Tron frameset po siya at naka-Dura-Ace na wheelset. Hindi ko lang alam kung sticker yan, pero carbon wheelset po yung gamit niya. Mabibili niyo rin po sa shop nila yung gamit niyang Tron pre-sim frameset. 12K po ang SRP niyan. Visit niyo lang ang Seed Composite FB page. Ayan na po ang grupo. Nagpabakbakan na. Gumagawa na ng paraan. Ayan na ang Kuya Winter. Tumatabingi na ang ulo. Mukhang laspag niya. Pilit na hinahabol at last 3 laps na lang. I-bike check din muna natin tong gamit na si Nelly Mash ni Winter Remundo. 45km po yan. Sa Tryon, Makati. Kung available pa. Matagal na pong model yan eh. Tapos naka front wheel siya na carbon. 60mm. Ayan po. Nasa kurba na din sila. Napakatulin. Naghahabol na ang grupo. Ito naman ang Kuya Club. Relax lang sa likuan. Papunta na ulit siya sa finish line. Last 3 laps pagdating doon. Magsasalita po ang rider natin at cameraman. Pakinggan niyo po ang comment nila. Ayan po ang Kuya Club Humong. Nainom ulit ng tubig. Naliligo pa nga. Ang dami naman yung tubig. Hindi na ubusan yung bote niya. At ayan po, papunta na siya na finish line. Last 3 laps. Solo breakaway pa rin po siya. Pero aabuti na siya sa likod. Makikita niya mamaya sa next footage natin. Hinabol po siya ng Kuya Topo ng Laguna. Fix gear. Go Kuya Topo! At ayan na nga. Nahabol na ang breakaway ng Kuya Topo ng Laguna fix gear. Inabot niya na itong si Club Yumang. Dalawa lang ngayon silang breakaway. Last 2 laps paglagpas ng finish line. At ang grupo naghahabol pa rin. Napakalakas na ito ni Topo. Inabot niya si Club. At ayan po ang tropa. Inabotan siya ng tubig. Kaso hindi na salo ni Topo. Sayang. Plus 6 feet sana yon. At ito, nandito na ulit sila sa likuran. Medyo mabagal lang ang speed nila. Parang nasa 30-35 lang nga dito. Nagdadala ng trangko. Si Topo. Nakatotok lang si Sin. Si Club Yumang. Mukhang pagod na itong dalawa. Bumagal na ang takbo. Pag ganyan ng speed eh, aabutan sila ng grupo. Okay, dadaan na ulit sila rito sa barangay. Medyo mabagal na ngayon ang likuan nila. Hindi kagaya kanina. Mga wild sa korbada. Ngayon, banayad na lang. Ay, at nagdadala pa rin ang trangko. Si Kuya Topo ang nasa likod. Si Club Yumang. At itong nasa kanan. Si Master Jeremy Natividad. Check nyo po yung FB nila saka IG, Road Cycling Manila, like nyo na rin. Baka nahagip kayo ng lente niya para meron kayong pang post. Ay, napanto! Layo nyo sa third, ha? Ano yun? 50. Ayun na, malapit na sila. Malating kanto niya. At ayun po ang sabi ng Martian. Malapit na sila abutin ng grupo. Tingnan natin kung anong gagawin ng dalawang to. Dito na magkakalaman. Last lap po. Paglagpas ng finish line. At ito na silang dalawa. Medyo tumutulin. Malapit na pong matapos ang laro natin. Magpapasalamat na ulit ako kay Mr. Miguel Paulino sa kanyang footage na ginamit natin ngayon. At makikita nyo ngayon, napalingon sila dahil nandyan na ang grupo sa likod. Ayan po, screenshot natin. Lipat naman tayo kay Jude Francisco. Ayan po, kakalagpas lang nila ng finish line at nagkakargahan na po sila. Ayan no, sobrang bilis. Hinahabol po nila yung dalawang breakaway. Aabutin po yan sa kabila, makikita niya mamaya. Ayan na ang Kuya Tracy, hindi pala, Winter. Saka itong si Mr. Willier. At itong nasa kanan, nakaitim, hindi ko kalala. Pero malakas din tong Black Rider na to kasi nasa harapan. At ayan na, napapansin niyo. Tumutulin lalo ang Kuya Jude Francisco. Uy, meron pang isang nakaputi. Muntik na siya rin ha. Ayan na, iniiwanan niya na ang grupo. Sobrang bilis na po ng takbo ngayon ng Kuya Jude Francisco. Kita niyo naman, oh, gatuldok na yung nasa likod niya. Hindi na makita. Gusto niya kasing abutan tong dalawang breakaway. Kaya ito na, makikita yung maya-maya. Didikit niya na yan. Ganun katuloy na Kuya Jude.
ata to. Okay, ulitin din po natin dito naman sa footage ng ating marshal. Okay, yung ginaman ng marshal, kinikita niyo po ang daan at dadaan na tong mga pixie boy natin. May nadali pa rin, nagsimplangan yung dalawa. Ayun na po, nagkakargahan. Nasa harap pa rin, nagdadala si Club Yumang. Habang nasa likod lang ang Kuya Jude Francisco. Ito na, umangat na siya. Sobrang tuling po. Nakayo ko, tinayuan. Sobrang bilis, kagat labi. At dito na po nagtatabos ang ating palabas. Ganyan po nanalo si Kuya Jude Francisco, aka Moy ng Taytay. So, ayun po. Dito na nagtatapos ang ating palabas. Kung nag-enjoy kayo, subscribe lang po. Click nyo lang ang notification bell para updated kayo sa mga aabang pa ng Kuya Toots na medyo funny video. Hanggang sa muli, bye-bye! Yung mga dope boys ay naging millionaire, naging millionaire, naging millionaire.